Alright guys. So dito kayo nagka-transplant, kuya. Dito kayo nagka-transplant. Open area kasi galing tayo sa greenhouse, diba? Kung ano nakita nyo sa greenhouse na kakaibang mga tinanim, yung iba naman po dito siya sa open area. Yung isa yata yun. Hindi niya kailangan na... Dildo lang asin. Nakatago. Ano, nakatago. So kahit mainit, mabubuhay siya. Ano ba siya doon, diba? Alin po? Yan, parang naligaw siya. Naligaw yan. Ano pa rin eh. Parang yung nandyan. Ano po, ito yung tinatawag natin na entercrop. Entercrop? Entercrop. Ano yung entercrop yan? Ah, sir. Sir, intercrop so, daw. So, intercrop sila Eman here, no? So, yung meaning niya is, may isang klaseng variety. Ito si romaine. Romaine ba to? Yes, sir. O mustasa? Romaine. Romaine. Tapos meron kang pechay bagyo. Apa. Tapos meron kang dill. Ito may romaine. Tapos meron kang arugula. Meron siyang lolo rosa. Tapos may lolo rosa, may spinach pa siya. So, ito ah, meron kang nitrogen giver. Ano, French beans? Mm. Okay, ang kulang mo dito is yung root crop. Ano yung root crop? Carrots, radish. Wala, so, patas. Wala. So, kausapin natin si RJ. Pero guys, ang meaning nito is intercrop. Ang leafy vegetable, ano yung leafy? Kinakain natin yung leaf. Ang root crop, ano yung kinakain natin? Siyempre yung laman. At meron din siyang mint. Ito yun. So, nagko-combination sila para magkaroon ng give and take na nutrients. Ang nakikita natin sa taas, yung mga dahon-dahon na yan. Pero sa baba, may nangyayaring usapan sa mga plants with their root networks. May teamwork the sila. The rhizomic network under the soil. Rhizomic network. Hindi, totoo yan kasi lahat ng puno. So guys, lahat ng puno. Kaya hindi pwede basta-basta putulin yung puno kasi hindi lang yung puno yung pinutol mo. Yung ilalim na network, pag kinatay mo yan, hindi yan nadadamage ka agad, pero eventually magkakaproblema yung soil. So dito sa setup natin, pagka may lumapit, ito yung natural way of countering the pesticide. Countering the pest, which is mga black bugs, fruit fly, so yung mga worms. Kasi pupunta sila dito, nasasarapan sila kay Pechay Bagyo, kakainin nila yan, di ba? Pero mamaya-maya, pupunta sila kay arugula. Ayan, payit. So hindi niya type. Pumunta siya kay romaine. Uy, nasarapan siya ulit. Pumunta siya kay dill. Nahilo na siya. Ganun kasi ang insekto. Hindi kasi sila, meron silang gusto lang kainin eh. Ngayon, kung ginawa mo pechay bagyo, broccoli, cauliflower, ubos ang gulay mo. Hindi lang ganun. Dahil naubos yung gulay mo, naging mataba ang peste. So next season ng tanim mo, nandyan at nandyan na sila. Hindi sila aalis. So sa traditional farming, yung monocropping ang tawag nila, kunyari lahat to, pechay. Hindi mapipilitan sila mag-spray at mag-spray ng pesticide. So tayo sa organic, although hindi kasi kasing laki ng yield natin sa mga conventional farming, pero ito, hindi natin kailangan magpuga. So pwede natin kain, like for example ito. Ito, so bawasan natin konti si lettuce ha. Like ito. Ito, yan yun ha. Pwede nga rin kayo ng miraso. Kain din kayo. Naglagay yata ito lang, nag-spray na ba kayo nyo, no? Nag-spray ba kayo ng FFJ? Nag-spray nga, no? Ano yung FFJ? Fermented fruit juice. So, hindi tayo naglalagay ng fertilizer, pero naglalagay tayo ng fermented fruit juice, fermented plant juice. Ano yun? Yung pinagbulokan ng mga halaman, pag na-ferment, nagkakaroon ng bagong bacteria. Babalik natin sa soil, gumagandang lasa ng dahon. Mixed up. So sa soil po yun in-spray, sir? Sa soil? Hindi sa halaman. Hindi sa dahon. Natatamaan. Pero gusto natin kasi yung ugat niya, sisip-sipin niya yung fermentation, and yung bacteria, tutulungan yung halaman para tumamis. So kaya, sinatsaga ni RJ, ni David, ni Eman, kasi kailangan siya i-spray ng hapon eh. So medyo matrabaho. Okay, ano pa? Okay, tuloy. Baka may alisin lang ka. Next. Ito yung trellis. So, kunwari ma'am, ano, in-sprayhan nyo ng MFs. Sa English, trails. Train. Trellis. Paano hinahalo yan dito? Isang application.
lettuce. Mabilis ang pinakamabilis lettuce eh, 6 weeks. Pero nakakadalawang round na sila ng fermentation. Oh. Oh. Gagawin nito. So, ano, ano sir? Ano sir? Sir? Dahon. Pilos ako, ano? Ano sa trellis, dito tayo nag tatanim ng mga ano, yung mga gumagapang natin. Wala yan. Ano po? Damo lang po yan. Mga ligaw na damo yan. Maraming yan dito kumagana. Tulad itong sayote. Sayote. Ito yung sayote? Sayote, sir. Oh. So, dito natin siya kailangan ilagay sa trellis kasi gumagapang siya. Cosmos? Cosmos. Oh, cosmos flowers. Oh, so, David. Cosmos. Anong mga tinira mo dito? Ba't hindi nyo ba nilinis yan? Mas alam mo yan. Ito pala dito. Oh. Okay, ano yung ano mga halaman? Oh, ito, sayote daw. Oh, ito pa. Sayote? Oregano. Hindi, yung yan yung mga sa trellis na yan. Kasi alam ko, iniwan niya para sa may harvest na ito. Ano nga ba? Patola tsaka... So, pakita natin yung dahon ng patola. So, ito, naghalo na po yung dahon ng sayote tsaka patola. Okay, saan yung patola dyan? Ah, ito. Okay lang po sila maghalo. Basta magkakaiba, magkakadistansya yung ano nila, puno. Ganyan lang po ba yan? Yan, nasira na yun. Nasira. Sobrang lakas na. Pero may reminder ako, we just kasama, pa-remind na rin, no? Kasi ang sayote, ano siya, ang tawag nila dito, perennial. Ibig sabihin, buhay siya tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, kailangan lang natin siya bigyan ng magagapangan. Tuloy-tuloy siya magbibigay ng sayote for the next of many, many years. Hanggang buhay pa siya. Hindi siya tulad ng, kaya nga, ito si Kalabasa. Ito, may bunga na siya. Si Kalabasa kasi bye-bye na yan eh. Maliit pa. O, kaya ayaw pa putuloy ni RJ yan eh. Si Kalabasa, tsaka si Upo, tsaka si Patola, patay na yan. Okay lang na kalabang siya, no? Yun, no? Tsaka yung Ampalaya. Isang Ampalaya na mga dalawa, tatlong harvest eh. Minsan umabot sir ng 5 eh. Depende sa... Pero kung baga, mamatay na siya. Hindi siya perennial. Ibig sabihin, pag tinanim mo, may... Meron siyang period of harvest, tapos na, tatanim ka ulit. Tulad ng ano, ng sigarilyas. Sigarilyas natin, naka-harvest na yata tayo ng 3 beses. Matagal din. Madami rin na-harvest natin. Pero... Si sayote, kailangan lang siya ng isang mas permanenteng lugar. Pwede, yan po. Ubas, anong pangalan itong ano? Duhat. Yan. Matamis, no? So pwede siyang maging tuloy-tuloy na nakagapang. Ngayon, problema lang, trellis natin, nasira ng typhoon, so... So, bye-bye na to. Pangyakap niya sa... Kaya ayaw pa palitan eh, no? Kasi i-harvest niyo pa yung sayote. Ay, sirap pa siya. Oo, yan lang. Ito, mahirap na may galawin eh. Kasi naka-ano na siya. Saan maraming kale? Saan maraming kale? Ayan po, sarap niya. Chinese kale? Ito yung Chinese kale? Kailan chai? Opo, kailan chai. Ano ba? Ito. Ito yung ano. Oh, guys, ito. Ito, nakailang harvest na tayo dito. Marami na sir. So ito yung tinatawag nila superfood. Pero ang totoo guys, trivial ulit, kanina kinain natin talinom na tumalino ko konti. Pero ang totoo, napaka superfood ang talinom. Hindi totoo ha, i-google nyo. Talinom is a Philippine native variety yan. Now, hindi takot sa typhoon, hindi takot sa flood, hindi takot sa drought. And edible siya. Nalaman ko lang din yan kay Madam Asha, yung ating vegan friend. Tayo, kilala natin si kale. Totoong very nutritional ang kale. Full of antioxidant, vitamin K, and anti-cancer. Pero, hindi lang na-advertise tulad nila talinom, even yung mga ibang mas humble na gulay. Very nutritious din lahat. Dapat ang talagang, kung talagang gusto natin anti-cancer, dapat kinakain lahat. Kasi kung kainin mo lang ng kale buong buhay mo, magkakaroon ka ng vitamin K overload. Yung isa po nito sir, yung ang tawag doon yung... Curly kale. Curly kale? Nandun po, madami. Yung curly kale, oh, ganda rin yun. Dito, tatsoy. Tatsoy. So, hindi siya pwede, ano sir, sabi sa sigarilyas na talo siya sa nutrient? Ah, okay. Yun ang difference siya nung ano. Ah, hindi humihina. Oh, natunaw siya. Oh, ang dami niya dapat. Oh.
Yung sa kabila mo, punta dito eh. No? Dahil... Pusa lang yun, Teya. Pagulat ako eh. Wala yung pusang yun. Ano? Dahing matanggal. Ha? Anti-snake. Anti? Ah, pang tanggal ng ahas. Apo. Kasi, ano niyo po, amoyin niyo ang ano niyo. Mabango yung marigold. Bango. Hindi, ito mabango. Si marigold, mabango yun eh. Or tanglad to? Tanglad. Citronella po. Ah, citronella to? Citronella to. Anti-mosquito to. Citronella. Sa insect. Pang anti-insect siya. So, tama yung sabi niya, Emma, no? May ability ang tanglad, citronella, to repel the snakes. Pero sa farm natin, marami tayong tinanong yung flower and itong mga to, yung snake, hindi talaga main problem. Ang problem natin talaga yung peste. Like, yun na, again, yung mga bugs, mga flies, mga langaw. Ayaw ng langaw to. Makapansin mo, pag meron kang ganyan sa bahay, ayaw ng langaw kasi nababakuhan sila. Pero, gusto to ng butterfly, dragonfly, ladybugs. So, kung makikita mo, even yung marigold, cosmos, yung mga bulaklak, kung marami tayo niyan, dapat dumami yung ladybug, dragonfly, kasi sila yung magkakatay ng mga masamang insekto. So, kailangan talaga maraming flowers.